Look, guys, good morning. Yo, kick that. Nandito po ako, gumagawa po ako ng ano, bala, ang tawag dito, balisongsong, ibos. Ginagawa ko, mga maliit pa mga bata, gumagawa ako ng paninda. Katulad nito, tinitinda ko dito sa, tawag dito sa amin, Aguinaldo Lipata. Ito yung hanap buhay ko noon. Kung paano, sa araw-araw, tinitinda ko. Araw-araw ko ito. Minsan, madaling araw pa, gising na ako para kunin yung niluto na na ibos. Ang tawag dito sa amin sa dito sa ano, Lipata, kung sa Bicol, balisongsong, tawagin ibos. Ginagawa ko po ito. Kung talagang, nung kasi nung bata pa ako, hindi ako masaway ng asawa ko dahil sa pag-sumikap ko nung palaki sila kahit paano. Ito yung trabaho ko. Pagka-umaga, gumagawa na ako nito, yung lalagyan ng malagkit. Hirap mag ano nga, subukan ko kasi istambay ako dito. Wala ako doon sa bayan. Ito yung talagang trabaho ko, lalo na kung pistahan, marami nag-order. Kasi ang iba naman ayaw, hindi marunong nito kasi mahirap magawa ng pinaka bahay ng lalagyan ng malagkit. Mahirap noon, nung bata pa ako, ang isang daan, madali ko lang gawin. Ngayon, susubukan ko kung paano gumawa uli. Ito yon. Ito yung kalaki. Noon, ang binta ko noon, ang 100, 300. Ngayon, 4 piraso na. 4.20 na. Kasi ang malagkit, mahal. Ganito yung kalalaki. Intsatsagaan ko yung iniisa-isa ko kasi gusto kong hindi po ako maboring. Kahit paano, kumita ako. Dito sa bahay ko, dito ko ito gagawin kasi napakahirap. Mahirap kung hindi mag-sumikap. Kahit matanda na ako, gusto ko kahit paano makatulong sa mga bata. Minsan kung tulad ngayon, kailangan medyo mapurol. Mapurol lang yung masyado na talas ang pastilyo. Kasi binibiyak ang ano, ang tingting, oh. Ito, oh, inaalis ito. Pag ano na ito, hahayurin mo ng ano para hindi maglagos ang walis tingting sa dahon para paglagay ng bigas. Walang butas. Kasi pag may butas, nahihilaw.
Nagubuhay pa ang asawa ko. Matyaga yung mag... Pag na... May. Lagyan ko na ng... Ano, hanggang o... Kaya hindi pa nakikita ang talagang paggawa ng... Ginawa ko po ito. Bawat isa nito, kanaga, dami. Ito yung tapos na bukas pwede nang lagyan ng bigas para kahit paano maibinta. Titingnan ko bukas kung mabinta ito o hindi. Kasi matagal-tagal na hindi ako nagtinda. Mga ano ito, 200 pilaso na tawag dito karurong bahay ng ano balisoso na tinatawag. Gawa po ito ng dahon ng nyog, yung mura. Inaalisan siya sa kulod ng ano, yung pinakamatigas na ginagawa walisting-ting, yun po ito. Pwede na itong ano, nung panahon, nung kabataan ko pa, ang ginagawa ko dito, kung hindi ko maibinta na may laman, bawat isang piraso niyan, ang singil ko, isang piso. Piso ang isa. Kung maka 500 ako, may 500 pesos ako. Noon. Kasi, noong panahon, bawat taon-taon, sineselebrate ang pista, buro barangay. Minsan, maraming nag-order sa akin. Sila na naglalagay ng, ano, bigas. In tuturuan ko lang kung paano sila mag ano gawa para hindi mahilaw, kung paano sila magbalot, tapos ang laman niyan, yung katamtaman, ito yung ginagawa ko noon. Karamihan kaya bukod sa ibos na sinasabi, gumagawa din ako ng minatamis. Marami na kakainin para kahit paano maano ko ang buhay namin. Kasi alam mo naman sa dito sa probinsya, maraming wala. Eh noong pasadsada noon na talagang walang wala kami, kaya tumutulong ako sa asawa ko. Ito yung tinuro sa akin ng tiyahin ko kung paano gumawa nito. Talagang pinagtiyagaan ko hanggang sa ma-perfect ko ito. Ito yung mga gamit na pwedeng kahit saan, restaurant, ginagawa po ito. Bukas po naman, lalagyan ko na po yung laman para ipakita sa inyo kung paano ang pagbalot tapos pagtali. Sana subaybayan nyo ito na ginawa ko, patang sino man sa inyo nang interesado na magawa nito. Masubukan ninyo kung paano ang pagtrabaho at pag lagay kung paano ito niluluto. Sana magustuhan niyo. Thank you.